everyone! It's Christmas time! Panahon na naman ng bibingka. Kaya gagawa tayo ng special bibingka with buko sa kawali. Yes, sa kawali lang natin ito lulutuin. Hindi na tayo gagamit ng oven dito. Ang kompletong listahan ng ingredients ay makikita sa description ng video nito. Before we start, kung bago ka sa aking channel, don't forget to subscribe to my channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking latest recipes. Ayan. Una, idarang muna natin itong dahon dito sa apoy bago natin ilagay dun sa ating kawali para maging pliable siya. Madali nating mamumold ito doon sa kawali. Ayan, okay na yan. Ayan, next, ilagay na natin tong dahon. Ayan. And then, itrim natin yung sobra. Ayan, okay na yan. And then, set aside muna natin ito at gawin na natin ang ating bibingka mixture. Ayan, ilagay natin itong egg. And then, lagay natin itong 2 tablespoon melted butter. Coconut milk. Lagayin natin. Then, ilagay natin itong sugar, white sugar. And then, ilagay na natin yung iba pang dry ingredients. Ito ay glutinous powder, 1/2 cup. Flour, 1/2 cup din. Pwede rin kayong gumamit ng rice flour kung meron kayong available. And then salt, baking powder. Then, haluin natin. Ayan, okay na yan. And then, ilagay na natin itong buko. Okay na yung ating bibingka mixture. Ilagay na natin doon sa ating kawali. Ayan, lagay na natin.
And then, maglagay tayo ng itlog na maalat. Ito ay isang piraso, hinati-hati ko lang. And then, maglagay tayo ng keso. Ayan, ready na yung ating bibingka. Pwede na natin itong isalang. Pakpan natin. Yung ating galan kailangan na sa pinakamababang apoy lang para hindi masunog agad yung ating bibingka. Ayan, ganyan lang. And then, isa lang na natin. Ayan, after 10 minutes, yan na yung itsura ng ating bibingka. Malapit na siyang maluto. Silipin natin. Ayan na siya guys, malapit na. Ayan, after 25 minutes, ito na yung ating bibingka. Ayan, fluffy na siya. Malsa na. Okay na yan, hanguin na natin. Ayan, pahiran agad natin ng butter habang mainit pa. Maglagay tayo ng keso. Ayan, ilipat na natin itong ating bibingka dito sa ating plate. Ayan siya guys. Kawali lang salt na tayo. Ayan. Ayan ang itsura niya. Ayan, hiwain na natin. Lumalabas yung buko. Ayan yung itsura ng ilalim. Ayan, tikman na natin. Sarap. Mm.
Ang sarap ng blending ng buko, medyo matamis. Tapos yung cheese, medyo may konting alat. Saka yung salted egg. Sarap. By the way, yung size pala ng ginamit nating kawali is 8 inches. Bali yung quantity ng ating recipe is sakto lang siya para doon sa size na yun. Tingnan natin. Kahit nakadirekta siya dun sa apoy, hindi nasusunog yung ilalim. Ayan. Dahil na rin sa dahon, saka na-maintain natin na low heat lang yung ating apoy.